500. Yung dalawa na yan. 400. Talaga to si Joy. Parang hindi ka ligaya mo. 400. Saan kayo nakakita nag-honeymoon nakatayo? Kung sakaling mabibili mo to, isa na to sa pinakamahal na balisong na nadulo. Rumesbak! Rumesbak! Oy, nakaano na sila, geng-geng! Pero binili namin to. Binili namin kasi di ba may alam ko may mga reseller ganito. So, bumili kami doon. Bahay suporta na rin sa negosyo. Iba talaga? May dala na naman kami. Pero itong aking Crown Manila, regalo sa akin. Regalo siya. Crown Manila yan. Yan pa rin talaga? Pero iba na to sa tagal niya ibang, kasi. Ibang ano to, ibang batch? Yeah, iba to. Ang tawag naman dito, kung meron tayong tinatawag na Century Egg, ito Century Kamote. Ha? Business nyo ba yan? Oo, for a while. Oo, parang maganda yan. Pwede ba mag-resell niyan? Ang title, May Wagang Kamote. Magkano yan? Ang bebenta ko ngayon siya. Papata na tayo ha, wala nang tawaran. Benta ko siya ng 25. Pesos. Pesos. Paano so, pwede ha? Salubong tayo sa 20 kung gusto mo. Maganda yan sa flavor. Alam mo ba? Alam mo bakit gusto niya yung kamote lagi? Ano? Yan ang pangalan ko sa bad boy. Kamote. Kamote. Oh, kamote. Diba? Hindi ka naman nututi nun, sir. Hindi ka matuti. Kamote. Ayun, sadya nyo rito. Well, kaya kami bumalik dito. Ito yung pinaka-importante sa buhay namin. Kung wala to, hindi kami nakapag-aral mula ng private school na mula kinder hanggang college. Correct. Kasi ang trivia lang, kasi ang tatay namin, lahat kami ng mga bata, lumabas kami sa pelikula. Oh, sa TV, pelikula. Pero, ang gusto maging award ni tatay, kasi nung araw, pag nag-artista na, hindi na nakapag-aaral. So, minto kami lahat sa pag-artista, pero pinagpatapos namin sa pag-aaral namin. Tsaka kami, mag-desisyon na, bahala na kami. Kung... Ako, hindi ko pa ito nakikita, pero alam ko na. Kasi yes. Si Sir Dencio Padilla, katulad nga nung nagpunang niyong punta rito, the perennial sidekick. So, sa buong Pilipinas, siguro baka yung mga Gen Z hindi na kilala, pero yung pero, mga age natin at mga 30s, kilalang-kilala yes, niya so, kung saan naging sikat si Sir Dencio, yes, yes. Yung father niyo, yes. Si Alae, kundi syempre sa Baliso. Yes, ito si Sir. Marami siya nila, may nakalabas siyang malaki. Yes, merong 29. Sa tingin ko, yes. Parang yun yan. So, tingnan natin. Ito brother, sa totoo lang, hindi ko nalilinis. Kasi ito ang minana ko sa kanya, sa akin iniwan to. So, actually, bibigyan ko lang yung history. Yes. Nung ililibing na that day si AirPods, yeah, binalak namin na, ilagay. Nandun na, nakalagay. Di ba sabi namin? Usually ganun. Yes. Mm-hmm. Nung nilalagay na namin, yung mga taga-puninarya, yung mga officer pati yung doon, pare. Pati yung pare, pumasok. Sabi niya, hindi pwede. Pasensya na sir, hindi nyo pwede isama yan doon sa kabaong. Bawal daw. No, bawal yun. Kahit minsan di ba yung pera. Kasi nga di ba ang sabi, lahat ng material na bagay, iwan niyan dito sa lupa. So, okay. Sige. Simulan natin. So hindi siya natin. Wala to, ha. Kung ano yung inabot namin na hanggang kinamatayan niya, hindi namin siya. Ay, kita mo, sobrang tatagal na, oh. Hindi din, oh, boom, ha. So, sisimulan. Taga Batangas po ba talaga kayo? No, tatay namin taga Nagkalan, Laguna. Nagkalan. Malapit lang. Katikin. Yung Nagkalan, Laguna is kapitbahay ng Liliw, ng Magdalena. So ito bali, ang kwento nito, baka yung 60s to 70s, ang gamit talaga ni tatay ito. Nung 60s? Nung 70s. Wow. So ito, hindi namin pinahasa yung talim niya. Wala. So as is siya. As is, wala so, kami ginagawa. So gamit ni tatay from 60s to 70s. Ngayon, nung araw nung 60s yan, considered na malaki yan. Oo, ito yung original na tawag 29. Be. Yan, yun yung size eh. Ngayon, nung 80s, pumasok ang 80s, nag-shooting siya sa Batangas at may nakapagsabi sa kanya ng crew o kapwa-artista niya na yung malapit doon sa location nila ay may gawaan ng balisong. Okay? So, nagpasadya ang tatay ko noon. Nagpasadya at up to now, nagpo-produce na sila nung ganito. Ganong kalalaki. Okay. Right? 29. Ay, hindi. Ito ang 29 na original. Kasi 29 inches pag... Kasi... Pag ginanon. Okay. Pag in-open. Ito. Yes. Ito, pag binuk... Ito. Yeah. Sige. Oo, wag niya baka okay, sa FB kasi hindi pwede sa FB. Ito ngayon yung pinasadyaan niya. And trivia din, tatlong tao ang niregaluhan ni tatay nito. One is the king of comedy, Dolphy. FPJ.
Yung isa niya na kay Dolphy, yung isa niya na kay FPJ. Lahat wala na, and the late President Marcos. Kay President Marcos ang pinagawa niyan, ano, plug ng Pilipinas. Yes. Yan yung linamit niya. Sana natabi nila yun. Ano? Wow. Hindi kaya natabi nila BDM yan. Nakakakilabot. Kasi napanood ko nung ano, parang wala kang basis pala pagdating sa mga ganito. Dali yung parang ipupsilyo kayong gano'n na ito, napanood ito. Walang pag-aanohan. Walang basis na sa, parang sa preso or something like that, di ba? Wow. Kaya lang, talagang ito, sa totoo lang, hirap din kami bitawan niya kasi kumbaga yan yung para sa amin, memorabilia. Kaya lang, dahil nga Pinoy Pornstar ka at ikaw si Boss Toyo, alam namin pagkakaingatan mo yan. Kaya pinagkakatiwala namin magkapatid sa'yo yan. Kasi pagdating dyan, kasi pareho kami na industriya, so kami siguro yung merong rights na nagbigay ng hatol dyan. Ano? Oo nga, hindi sa parent, huwag nga sa amin sabihin. Hindi, ibuksan mo, tapos i-blur mo lang yung talim siguro. Yan. So walang ginalaw dyan, yan kahaba. I-blur mo na lang siguro yung talim. Diba? Oh my God! Ito ngayon, ito classic na talaga yan. Sa tagal niya, kita mo, may bungi na, may kalawang na siya. So, hindi namin ginalaw. Hindi aloy ito eh. Mm-hmm. Aloy. Kasi pag, pag pinali... Alam mo, nung araw, laking-laki na sila rito. Mm-hmm. So, wala kaming ginalaw dyan. Pwede ba natin sukatin? O, yun nga gusto ko sukatin. Eh. Pwede ba natin sukatin kung ilang inches talaga siya yung nakabukas? Yung original na so, actually, ito ba? Dinadala niya sa kotse ito eh. Uh-huh. Ilan? 20! 20. Oh, okay. Ito. 32. Yun. 20. So, ito pinakamalapit sa 20. Meron ba tayong picture na... Hawak niya yan? Yes. Meron ba tayong... Hindi pa namin ako, na... Pero hindi ko dala. Oh. Meron ako. Okay, meron tayong makikita na... reference. Actually hindi namin pinagkaabalahan niya dalo ng una. Ito lang yung ano eh, parang patunay na to. Dali, mismo kaming anak niya. Mismo ang anak niya ang nagdala niyan. So then, tsaka, ako yung maglalagay doon sa kabaong nung 1997. Hindi lang natuloy dahil bawal. Hindi ako nagda-doubt na hindi to galing kay Sir Dencho. Gusto ko lang ng picture para for our reference din para pag nabili ko na to, makita ng mga viewers. Sige. Ano ba yan? May movie ba in particular na nilabas to? Madami. Madami. Yung, maganap na madami. Na I think, pero pag ano, babalik kami rito, dadala kita ng picture. Tapos sa Iskorokotoy. Sa Iskorokotoy, kung saan siya nagbida. Iskorokotoy. At ano, magkano? Well, ito ano, kasi talaga to, no? Ito ang tawag na. Lalo, Iskorokotoy. Yung tatay namin sa pagdating sa komedya, institution na to. Yung story nito, ito natawagin natin memorabilia para sa'yo tsaka lalo sa amin. So, itong dalawang to, siguro ipipresyo namin ng 500. Yung dalawa na yan. Kalahating million. Mm-hmm. And confidently, kalahating million. Ah, in-expect ko na, na ganun. Ito, 60s to 70s. Ito, 80s onward. Tapos hanggang kinamatayan na niya ito. 80s hanggang kinamatayan na. Ito na. Actually, baka makapag-research pa ako ng isang pelikula na hinawakan ni FPJ ito. Hahanapin ko lang. Give me time. Siguro mga a week or two mapuproduce ko. Hinawakan ni FPJ ito sa isang movie. Parang inawat niya si tatay doon sa pelikula. Inagaw niya. Parang ganun. So, may picture ako noon na naitabi. Hindi ko lang alam kung buo pa siya o crumpled na siya. Pero hahanapin ko for you. Pati ito. Yung uling natatandaan ko nung magbida. Kasi dalawa lang ang pinagbidahan ng tatay ko eh. Yung Iskorokotoy, Blockbuster yon. Boogie. And then yung Boogie. Boogie. Yung Boogie, yung comics, yung, Boogie. Naalala mo yun, yung comic strip na Boogie. Boogie oh, si tatay ang gumanap na Boogie. Mm-hmm. Sa movie. Tapos nga pala, yung sinabi ko si Tito Rani, si Tito Dolphy, tsaka si late President Marcos, pare-pareho pala pinagawa ni tatay nun, Philippine flag lahat. Actually, yun nga, no? Baka naitabi. Ah.
500,000. Nabulungan sila, sabi niya, huwag naman 500, gawin naman 700. Ganda na yung plano nila eh. Sige mo, 498. Hindi, bibigyan na natin sila pagkakataon. Nag-uusap pa sila ng Mas and Sina. Ang tawag kasi dyan. Nakakabaliw na naman itong palaisip mo na naman to. Heart to heart sila muna. Ang hirap mag-pass dito sa 500, pero hindi ko ito mabibili ng 500. Alam mo namin dahil siyempre negosyo yan, eh, di ba, negosyo. So, ikaw naman bibigyan namin kung ano tawad mo dyan. Tapos mag-meet up tayo sa... Yung tumawad eh. Kasi parang... Hindi, tumawad ka. Kasi mabait ka naman eh. Kasi kami, pagpunta pa lang dito, talagang presyo namin talaga dyan, 600. Eh, kumbaga sa akin, hindi ka iba. Kaya 500 lang namin pinreso. Pero, yung 500 actually, alam mo, pwede mo actually, pang bargain pa sa amin. Doon sa price na binibigay namin magkapatid sa'yo, this is more expensive than this. Mm-hmm. Kasi ito yung lagi. Mas classic kasi because, 60s, black and white. Yes. Ito yung classic eh. Actually, kahit ko lang ating milyong bilian yan, hindi ka lugi dyan. Ito lang ah. Mm-hmm. Sinama lang namin ito. Sa totoo lang, ito, kakilala ni Fernando po ito. Mm-hmm. Kahit si Tita Susan, kahit sila, si Senator Grace po, alam niya. Kukilala yan. Yan. Kumbaga, parang nabonus mo na lang ito eh. Mm-hmm. So, hintay lang, mag-usap na kami ni Labs. Sige, sige. Kailangan namin mag-usap. Sige. Kailangan namin ito pag-usapan, babalik kami. Tara, tayo mag-usap. 100. Sad. Talaga to si Joy. Parang hindi ka ligaya. Masyadong maliit kasi sa Hernandez. Eh, kagaya ang sabi namin, dito pa lang talaga ito. Historical na to sa industriya. Tsaka historical to para sa pamilya namin. Kasi totoo lang. Part 2 kung saan, alam nyo ba nung araw, ang tatay ko lang nagtatrabaho. Talaga yung hirap na inabot ng tatay ko. Di ba may pinowal niya ako sa yung video kung pinanggalingan ng tatay ko. Talagang halos din siya matulog kumain. Dahil bukod sa aming magkakapatid, mga kapatid niya siya rin nagpa-aral, papadala siya sa probinsya sa Laguna. Ang dami niya sinusuporta, natutulog siya sa Premium Production. Bibigyan kita ng ano, bibigyan kita ng magandang trivia. No, siguro mga 5 years bago namatay airpot ko, kasama ko sa kotse. Ako nagbabride. Hatid ko siya, magiinom daw sila ng barkada. Sabi ko, Tay, paano kayo naging close ni FPJ? May ginagawa silang movie, parang sa labas ng Luzon, hindi ko alam kung sa Samar o sa Cebu. Ngayon yung barko, pabalik na ng Manila. Tapos na yung shooting nila eh, Cebu yata. Ngayon nung paalis na sila, nag-announce yung barko na madedelay, meron daw i-repair. So they have about 3 to 4 hours na delay ng barko. So lahat ng mga crew, tsaka yung mga kapwa artista, sabi ni FPJ, parang mabuti pa, mamili na muna kayo dahil nadidelay pa naman tayo at bagong sahod sila eh. So, nagbabaan lahat. Tapos, si FPJ naiwan doon sa barko. Tapos, si Airpats naiwan din. Nakita niya si tatay nando sa gilid ng barko. Nakatingin lang sa dagat. Patayo Airpats ko. Lumapit si FPJ. Sabi niya, pare, ikaw, hindi ka ba mamimili? Tapos, sabi ni tatay, sabi niya, pare, yung kinita niya nasa bulsa. Di ba uso yung mga polo nung araw? Naka-envelope yun. Naka-envelope yung polo. So sabi niya, hindi ko mabawasan tong kinita ko. Pare, sabi niya, bakit? Eh, enrollment nung tatlong kapatid ko eh. So kailangan ko pagdating sa Laguna, maabot ko sa airmats ko to para may pang-bite sa school yung mga kapatid ko. Doon parang sabi ni airpat, parang sabi ni, parang naisip ni FPJ, parang, iba to. Ang ginawa ni FPJ, huwag mo nang gastusin yan, eto, pambili mo. Doon silang umpisang naging close through the years. Nakita niya kung gano'ng ka... Dedicated. Sa family oriented. Yes, mm-hmm. Airpats. Mm-hmm. Airpats. Mm-hmm. Tsaka airpat kasi namin. Kasi binata pa naman airpat ko noon eh. Siya, matanda siya eh. Tsaka alam mo ba, Joy, tsaka brother, ang airpat ko, di ba, komedyante? Pero alam mo ba, napakahigpit sa amin. Very, ano siya, disciplinarian. Tsaka pagdating sa pag-aaral, hindi ka pwedeng loloko-loko.
talaga kailangan mag-aaral ka. Ay. So, napakahirap sa amin i-release talaga. Ito ah, sige, pero ano tayo. Sa ngayon, ang pinakamabigat, ang pinakamalaking price na mabigay ko dito sa ngayon. Sige. For as of today. So, pwedeng maybe next month, pwedeng mag-iba. Sige. Hanggang 150 as of today. So, there will be chance next month. Masyadong mababa, brother, sa 150 dahil yung... Sobrang tagal na gising. Mababa yung 150 yung pag-uusapan natin, lalo na to. Dali institution to sa lahat ng tao. Lalo sa mga, bakit? From 500? Tawad niya 150. Brother! Sige po, uminit ka po muna. Tumawid-tawid ka rin. Medyo ano ka na, langu ka na. Hindi pa. Hindi pa ba? Isang buti pa lang. Sige, ganito. Itong dalawa, ano? 450. 250. 400. 400. Ano tawag niya? Ha? Kiyaw? Kiyaw. Lapis sa kiyaw. Lapis sa kiyaw. Naka-live kayo. No. Ano ba kayo? Saan kayo nakakita na gahan yung mong nakatayo? Excuse me. Magkano na ulit? Sa tumawad ng ano, no? 400, no? Magkano na ba? 400. 300. 400. Eh, sandali. Magkano ba yung 450? 450 kanina? 450. Hindi, tapos binaba akong 400. Sa lubong tayo, 380. Hindi na, 400 lang. Hindi, tatawad pa yan. Kasi negosyante sila. 380. Hindi, brother, bigay mo na sa amin yung 400. Kasi, di ba sabi ko sa'yo, 60s to 70s. Ito. Di ba, inuulit ko lang ha. Mas importante ito. Mas mahal ito kaysa dito. Para ka nang nakabonus dito. Ng 400 yan, yung pinakamahal ng balsong sa buong Pilipinas. Yes, oo. Tatingin ko ha, meron pa bang mahal na balsong? Magsasagawa tayo sa 380. Sa buong Pilipinas, parang wala na. So, yung ano natin, 380. Yun sana yung tawag ko sa mga na 380. Actually kasi, di ba sabi mo nga, isa na to sa, kung sakaling mabibili mo to, isa na to sa pinakamahal na balisong na nabili. Baka ka pinakamahal. Mahal, pinakamahal. Alam mo kung bakit? Kasi, balisong icon din si Pao. Yes. Siya yung original talaga. Nakakaibat sa kanya yun. Yes. Nakamark. Saka meron pang isa, si ano? Si Danny Labra. Pero kay Danny Labra ay maliit. Maliit. Yung labi niya dalawa, yung ganun. Pero ito, alam ko meron nilabasan din siya ng malaking gano'n eh. Meron, oh. Meron. Yung kay Joey Marquez. Oh, yung movie na kay Joey Marquez. Yeah, yung Bikining Itim. Bikining Itim. Diba film? Mm-hmm. Mahanap ko yun. Mm-hmm. Madami, madami rin niya pinagamitan. Sige, sa 380 bill na ako. Okay. Sige, pwede na yan. Pakontra pa si Joey eh. Joey, wala naman ano. Joey, ligaya ka naman namin. Joey. Ano, ano lagi ka nang... Pwede ba kumampi ka naman sa buyer? Sa seller, please? Hindi sila naman nagtalo. Sige, 18. Okay, thank you, brother. Thank you, brother. Alright, punta tayo sa office. Okay. At ipapare natin ito na hawak na kaganto to, tapos nakabukas. Alright. Hi. Ayun sa Pinoy Pawn Stars. Yes. Ayan, ayun nga. Salamat sa inyo dahil mula sa araw na ito'y pag-iingatan nyo yung aming treasure sa aming magkapatid dyan. Hindi, sa aming magkapatid, sa aming pamilya, yung dalawang balisong na iniwan namin na galing doon sa aming nasirang ama na si Dencio Padilla. Maraming salamat. And maraming salamat, Boss Toyo, kasi yes, tinanggap mo yung aming napakahalagang memorabilia ng aming ama. Na dalawang balisong na talaga namang very historical. Ginamit sa movie, ginamit sa TV, at sa mga iba pang events ng tatay ko nung siya pa'y nabubuhay. Kaya, Boss Toyo, alagaan mo. Yes. Yun, thank you rin kay Ligaya, kay Ma'am Joy. Ha? Salamat, Pinoy Pawn Stars. Thank you, Pawn Stars. Pinoy Pawn Stars. Gong gong. Geng geng.